Bye-bye. Okay, sino ang susunod? Dami natin pala. We are live. Okay, sa lahat po ng mga page natin. So, okay, next. Pasensya na, mga almost 1 week yata kung hindi nagbibigay, hindi naka-online because I'm so busy with other activities. But now, pwede na. So, paisa-isa lang muna, hindi pwede magsabay para at least. Ayan. Okay. So, paisa-isa lang, hindi lang pwede magsabay-sabay para at least hindi, para malinaw naman yung usapan natin. O, sino mauna? Sino mauna? Oh, ito. Sino to? Si Dindo. Oh, Dindo. Dindo? Oh, Dindo, magsalita ka. Anong problema natin, Dindo? Hello, attorney. Yes, Dindo. Anong problema? May nakuha kasi ako na sangla na bahay. Sinangla? So, sinangla po sa akin. Oh, sinangla sa iyo ang bahay. Okay, tapos? Tapos, bago ko kasi kinuha ang sangla, kinausap ko muna yung may-ari na kukunin ko yan basta may nangupahan. Okay, tapos? Tapos ang nangyari, may pinakilala sa akin na tao na yun daw ay nangupahan sa kanila. So, okay, tapos? So, in short, natuloy yung sangla. Magkano pinag-usapan natin dito? Magkano? Maliit lang naman, attorney. Nasa 50,000 lang naman yon. Okay, kasi maliit tapos? Lang naman na, okay. Tapos ang nangyari, mga 5 months lang ata siya nagbigay through Palawan. Okay. Tapos nagtaka ako, bakit hindi na siya nagbigay? So, okay, pumunta ako sa area. Pagdating ko sa area, nagtanong-tanong ako. Yun pala, yung pinakilala niya sa akin na tao ay hindi pala yun ang upahan doon sa kanila. Parang na-scam ako eh. Okay, the first question. The first question, kasi we are talking here of real estate mortgage. Apa? In law kasi, yung sangla, pag ang tawag doon, real estate mortgage. Pag real estate mortgage kasi, kailangan natin malaman kung yung nagsangla sa'yo ng property, siya ba ang tunay na owner ng property or hindi? Yung first question yan. Second, may titulo ba yung property na yan? Yung titulo, yung kausap mo at saka yung nakalagay sa titulo, siya ba yun? Third, magsangla ang pinag-usapan, it should be in writing and it should be in a public instrument. Ibig sabihin doon, kailangan naka-notayado ang real estate mortgage, then it should be registered to the Registry of Deeds. So yung pinagsasabi ko, na-comply nyo ba lahat yan? Hindi. Mayroon naman kaming kasunduan po. Pinanotaryo lang kasing, po. Hindi kailangan, anong klaseng kasunduan yan? Opo. Utang lang ba? Or sangla ba yan? So kailangan naka-clarify yan. Then, naka-registered ba yung pagsangla mo? Or kahit notaryo, that's only a public instrument. But requirement sa batas, it should be registered. Ang tanong dyan, naka-registered ba yan? Hindi po. Bali, usap-usapan lang po namin na isangla ko to sa iyo. Ganun lang. Parang ganun lang. So parang wala talagang real, wala talagang sangla na talagang nangyari, kundi based lang sa verbal agreement ninyo. Verbal at saka yung... So anong tanong mo? Ang tanong ko kasi, pinail ko kasi yan sa small claim. Tapos may decision na po yung... Anong sabi ng korte? Ang korte po, sinabi po is pinabayad yung... 50,000? Opo. Plus 5,000. Hindi nagbayad eh. Matigas pa rin ang ulo eh. I-report mo sa court kasi yung nag-issue ng order. Pupunta ka doon, then may fill up ka ng form, i-report mo para at least ma-enforce yung decision. Or other option is mag-settle muna kayo, pagkakaibigan mo lang yan, punta kayo sa barangay. Mas maganda, mag-usap muna kayo kasi sa kaso-kaso, daming pang kuhan dyan, dadaanan dyan. So, punta muna kayo sa piskalya, sa barangay, baka pwede magkasundo kayo doon. Pumunta na po kami sa barangay, hindi pa rin kami nagkasundo eh. Kasi... Matigas ang ulo. Matigas talaga. Matigas ang ulo, oo. So, yun ang gagawin natin, ha? Okay? Ano bang gagawin ko doon? Pupunta ako sa court, tapos... I-report mo yung development ng kaso, then tanungin mo lang yung clerk of court, anong gagawin. Normally,
mag-issue yun ng order for enforcement. Kung may mga properties, matas ang properties. Kung may mga deposito sa banko, pwedeng mag-garnish yung mga deposito sa banko. So, pupunta muna kayo sa clerk of court, doon sa court kung saan nag-issue ng small claim order. Ha? Yung may nabasa rin kasi ako tungkol sa excuse, ano ba yun? That's why nga, pupunta ka muna sa court. Ha? Pupunta ka sa court, dalhin mo yung decision ng order, then i-report mo yung hindi kino-comply ng kasama mo, yung kaibigan mo, o kalaban mo, tawag doon, yung order ng korte. Ha? Okay? Opo. Okay, may tanong. Thank you. May tanong pa. Kasi dami kang pila. Okay, next. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, and pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page ko natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page ko natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.